Yo, wala na naman tayo. At ang ating site ngayong araw. Doon sa dugtok, kailangan natin ayusin lahat ng antenna system nila. Kasi nawala ng kable. Yan, so prepare tayo. Let's rock. Ito yung pang full body harness ko. Kasi mataas na, 20 meters above na yung aakyatin. So i-full ko na. Ito naman yung kalahati nung half. Ito yung sa lower body na part. Tapos slings. Alam nyo naman yung pang slings, pang pwesto ko yan. Ayan. Tapos for additional protection, lanyard. Ito, lanyard na to ay white type na lanyard. Tapos ito ay isang dynamic na lanyard kasi nag-i-stretch siya. Hindi katulad nitong mga sling ko, ito yung mga static. Static meaning, yun nga, hindi na siya nagagalaw. Hindi na siya na-stretch. Yan. Ito, lanyard na de-clip. Yan lang siya. Yan. Para mabilis ikawing sa tungtungan nung pole. Yan. Kita niya medyo mataas. Yan, syempre, helmet. Huwag na huwag kakalimutan. Made of aluminum. 12 na peraso. Yung ilalatag namin din. Yan. Ibang klase ng feeder cable made of aluminum. Ayan siya, sa siyang plane, tapos copper sa gitna. Hindi siya katulad nitong Rosenberger, may mga bukol-bukol. So, mag-reconnect si Sir Brian 12 na beses. 12 na ganito. Pag na-reconnect at saka namin iaahon. One good day coming up. Whoop. Repeat and repeat and repeat. Master Brian. One down. Isa itong female connector kasi may butas sa gitna. Ayan. Yan, oh, parang walang nangyari. Tamang workout lang. Sabay ahon na kami lahat. Ano din natin sa Brian mag-connector. Lalo Gonzales. Gonzales.
galing na rin sa office ngayong araw. Ito, tignan nyo. Ayan yung mga pinutol-putol nila. Ayan, no. 12 na ganito yung pinutol nila hanggang pababa. Ayan. So, mag-aalas 11 na. So, kailangan natin ng mobilisan na galaw. Na-reconnect naman na ni Sir Brian sa baba. So, ang gagawin lang natin dito ay sa hatak. Tapos, ipifix siya sa monopole. Yun lang. Hindi siya ganun kahirap na trabaho ngayong araw. Pero matagal kasi. Kaya yung init ng araw, yun yung nakatulog sa magiging pagod. Diba, ma-dehydrate ka agad. May bawalan ng tubig. Tapos, ano ni Kuya Rex yung tali. Yan. Tapos, hahatak na lang ako dito. Tapos, mag-fix dito sa ladder nitong guide tower na to. That's right. Si Kuya Rex. Magbalata siya ng feeder cable. Yan. Reuse jumper na lang daw kami. Tapos ito, papalitan niya lang yan. Tatanggalin niya lang yan. Ito kasi 6 to 12 din. Tapos yan, ikakabit namin yung galing sa baba. Ano, sasabihin niyo? Ha? Masaya na kayo. Ha, may bilin si Kuya Rex. Masaya na kayo, no? Bilang pinagpagawa niyo sa akin, no? Mas nanakawin niyo lang ulit. Mga ina niyo. Repetition lang ng work. Ang nakikita nyo sa highway, ito yung mga antena. Tapos yun yung RRU, jumper and CPRI cable, and pababa na siya. Malakas na rin ng hangin. Medyo masaya-saya na yung akyat ngayon. Set mo ni Kuya Rex yung pulley. Ito mga tayo papalitan. Ayan ako na. Andun na siya sa baba. Kaya na lang natin umahon. After 5 hours sa Torre, si Sir Brian na nasa baba. Si Sir Brian na lahat nag-reconnect. Ha? Bloopers. Female pa rin kasi may butas sa gitna. Kasi yung jumper natin ay angular na male-male. So, dito naman na sa baba, terminate na lang siya doon. Doon. Terminate siya. Jumper. Feeder to jumper connection na hanggang sa BTS na. Tapos, mabubuhay na. Let's call it another day. Balik na tayo ng Baguio. Mainit na masyado dito. Tama na yung sunbathing. Akit din sila, Sir Bri, para pag sa Baguio naman, puro deloading. Itayin nyo yan. Mga March na vlog. Microwave deloading.